yun, guys. Wala akong magagawa kasi ayaw naman niya na ako yung mag-extend. Kahit gusto ko pa naman. So, siguro, tama naman siya. I think tama naman yung nanay ko kasi hindi natin alam kung anong mangyayari. Hindi natin alam kung hanggang kailan ako malusog. Assalamualaikum at nagbabalik na naman si Yangski. So, assalamualaikum sa inyong lahat. Kamusta na kayo mga ka-Yangski? Kamusta na ang mga family nyo? Kamusta na yung mga trabaho nyo? Hope ay okay pa din ang lahat, ano? So, guys, welcome back to my channel, The Philippine OFW. So, today vlogs, charot. Yun na nga guys, today vlog, ang topic natin is ito yung final decision ko about extend or exit. Stay tuned guys, and thank you so much for watching, and to my all of my viewers, thank you so much again and again. Nagpapasalamat ako sa inyo mga ka-Yangskin. At ito, i-share ko yung mga nag-prank ako sa nanay ko ba. So ayun guys, a few days ago I pranked my mom and I sent her message that I want to extend another 2 years, pero she didn't reply me, and she called me on video call and say, "What happened to you? Why are you like that? Like this? Like that? Why do you want to extend another 2 years? Think about this, yeah, my daughter," she said. "Think about this," sabi niya. Sabi niya ganun. Mag-isipan mo, sabi niya. Kasi kami, sabi niya, hindi namin kailangan ng maraming pera or what else dyan. Okay? And then yun, sinabi ko sa kanya na gusto ko lang kasi na pagandahin ko pa yung bahay, and then, alam yun na, pag babae kasi, pag maraming plano sa buhay, gagawin ng lahat para lang matupad yun, diba? So, yun ang sinabi niya sa akin na wag daw ganun, na bakit daw mag-extend daw ako ng another 2 years, yung ganun. Isipin mo, sabi niya, yung katawan mo, sabi niya, pag yan katawan mo, sabi niya, ang humina, no? Sabi niya, baka ano, walang makakatulong sa iyo diyan, yung mga ganun. Alam niyo naman kasi yung isang ina, no, yung pagmamahal niya sa isang anak, gusto niya rin kasi na magkakasama-kasama kami sa amin. So ayun guys, ini-prank ko lang siya. So tapos sabi ko sa kanya sa video ko, "It's a prank." Sabi niya, wag mo nang uulitin yung "it's a prank" na yan, sabi niya sa akin. So yun guys, wala akong magagawa kasi ayaw naman niya na ako yung mag-extend, kahit gusto ko pa naman. So, siguro, tama naman siya. I think tama naman yung nanay ko kasi hindi natin alam kung anong mangyayari. Hindi natin alam kung hanggang kailan ako malusog dito sa trabaho na ito, kahit gusto ko pang mag-extend, no? So, I should do exit na lang. O, diba? Kasi, minsan kasi tayo mga anak, pag hindi tayo nakikinig sa magulang natin, parang naniniwala ka sa karma. Ako guys, naniniwala ako sa karma na pag hindi mo sinunod ang magulang mo, talagang makakarma ka. Kaya hindi na ako magpupumilit. Hindi na ako nagpupumilit na mag-extend. Kaya so it's better exit na lang. Ano? Kasi tama naman siya, hindi naman natin masisigurado yung kalusugan natin dahil alam nyo na, kasi masaya na tayo pag nakikita natin yung monthly sahod. Parang ang saya-saya natin, pero yung katawan natin, nakakalimutan natin na humihina na din pala yung katawan natin, ano. So, walang magagawa si Yangskin guys, kundi ang mag-exit na lang.
yung feeling na ang dami mong pang plano para pagandahin yung bahay. And then, sabi ng nanay ko is, hindi na namin kailangan ng magandang bahay. Yung sabi niya sa akin, hindi na namin kailangan yung magarbong bahay. Ang importante, magkakasama-sama tayong lahat ito. Yun lang, sabi niya sa akin, huwag mo na sabi niyang pagandahin or ano, kasi isipin mo, sabi niya, yung katawan mo, sabi niya, pag humina na yan, sabi niya, eh, wala ka nang, ano, diba? So, siguro, I think, tama naman yung mama ko. Mama, tama naman yung nanay ko, ano? So, yun guys, talagang mahirap talaga mag-desisyon, diba? Napakahirap mag-desisyon sa mga ganitong bagay. O, diba? Kahit na ilang beses na ako kinausap ng amo ko na mag-extend, kahit isang taon lang, pero hindi ko talaga siya maano na ako. Hindi ko talaga masabi sa kanya, okay, mag-extend ako. Kasi, mahirap din kasi. And then, sabi ko sa kanya, tatanungin ko muna yung nanay kung papayag siya mag-extend ako, mag-extend ako. Pero pag hindi, I think hindi rin ako makapag-extend. Yun ang sabi niya sa akin. Sabi kasi ng mudra, eh, mahihirapan daw sila maghanap pag bago pa kasi tuturuan pa daw. Sabi ko sa kanila, kumuha na lang kayo ng ex abroad. Eh, sabi naman nila, ayaw daw nila ng ex abroad. Hindi ko alam sa kanila kung bakit ayaw nila. No? So, ayun guys, I think this is my final decision. It's mag-exit. Mag-exit na lang ako, guys. So, diba? So, I think yun na lang. Diba? So, kailangan ko na rin mag-ipon for my business. Kahit maliit lang ng tindahan, ano? Or, kahit anong business na lang yung may patayo ko, inshallah, sa pag-uwi ko. Oh my God. 7 months na lang. 7 months na lang ako dito, guys. At, hope makayan ko pa. And then, lalo na ngayon na malapit ng Ramadan, inshallah, makakaya pa natin ng mga OFW. Huwag po kayong mawala ng pag-asa. Kasi si Allah ay nabibigay ng lakas sa atin para makapagtrabaho. So, ganoon na lang talaga, guys. So, ayun na nga, guys. Wala masyadong walang masyadong ganap si Young Skin kasi kita nyo naman, lagi na lang nasa kwarto, sa loob ng kwarto. Kahit lumalabas naman kami, guys, hindi ako nakapag-vlog kasi sobrang kulit na talaga ng alaga ko. Hindi ko na siya kayang anuhin kasi talagang matigas na talaga yung ulo niya. Hindi ko na talaga kayang kontrolin, pero hinahayaan na lang kasi of course bata kasi, kaya hindi na ako nagbablog outside. Kahit nagpupunta rin kami sa park or sa mall, hindi na ako nagbablog. Kita nyo naman guys, lahat ng vlog ko ay nasa loob na lang ng kwarto, nasa loob lang ng kwarto ko. So it's okay lang, no, na ano lang dito lang sa kwarto kasi mas maganda tahimik. Char. So anyway guys, nagpadala ako kahapon at yun pa rin, mababa yung mababa pa rin yung rates natin, nasa 12 pa rin, pero it's okay. At of course, budget na naman sa bahay namin yan. So diba, ang sarap sa pakiramdam ano, na unti-unti mo nang nakukuha or nagiging totoo yung house dream na sinasabi. Charot. So, yun lang naman ang kaligayahan ko. Kasi matagal ko na itong pinangarap na magkaroon kami ng sariling bahay. And then, naging topic ko din to sa previous videos ko. Previous vlog pala, charot. So, ayun guys. Sana maging okay na yung lahat. Sana, ano kasi eh. Nagdadalawang isip kasi ako for extend or exit kasi meron pa rin, quarantine sa Pilipinas. And then, meron pa rin mga swab test na gaganap doon. So, parang naano kasi ako na, ano ba yung tawag doon? Parang nalilito ako na uuwi ba or hindi. Kasi, syempre, uuwi ka para makapagpahinga agad. Eh,
dadaan-daan ka pa sa mga quarantine na yan. And then, yun na nga yung sabi ng nanay ko, mas okay na yung may quarantine, at least maipagpahinga nyo na yung katawan nyo. Sabi ko, hindi naman sabi ko, kasi parang mahirap eh. Alam mo yung mag-quarantine ka ng 14 days. 14 days. Alam nyo yun? Walang labas-labas. Di ba nakakalungkot din ano? Para ka rin ano? Para ka rin mababalik pag ganun. So, hanggang dito na lang guys, yung vlog ko, and then, alam nyo na, kailangan pa natin magpahinga, charot. So, hello sa mga taong sumusuporta sa akin at nagmamahal sa akin. And hope, inshallah, magiging iba rin yung content natin, hindi puro na lang nasa kwarto-kwarto lang, ano. So, inshallah. So, guys, bye-bye. I need to rest now. And don't forget to like and share. Charot. Wala namang magkakagusto eh. Pero, I'm just saying. Don't forget to subscribe my channel. So, kung sino lang naman yung okay para tanggap ako sa puso niya. Charot. So, hanggang dito na lang. Maasalamat.